Sound check. Ayan. Nandiyan na si Ma'am Mayor Hall. May kasama ka, Ma'am Mary? May kasama ka sa discussion natin? Ayan. Papasukin mo na rin siya, ma'am. Tapos sa mga tanong niyo po mamaya, pwede niyong i-type dyan sa chat box yung mga tanong para ma-address natin. Ilan mo ang kasama natin ngayon, ma'am? Ah, fine. Type present lang po, ma'am, doon sa 5 na kasama natin ngayon para ma-recognize natin yung mga pangalan. Ayun. Welcome po si... Anong pangalan niyo, ma'am? Bertulfo.
Jocelyn. Ayan. Hello, Sir James. Ma'am Mary, may kasama ka ba dito dati yung dun sa grupo mo? Last year yata yon. Kasama mo pa rin ba sila? Hello, Ma'am Faith. Ah, okay. Hindi niya nakasama. Okay. So, mag-iba na kayo ng course. Sige, mag-start na tayo. So, bali ang participant na nakikita ko. Two, three, apat pa lang. Ayan, lima. Okay. Type nyo lang po yung ready. Type nyo lang po yung ready kapag ready na po tayo, mag-start na tayo sa discussion natin. Okay. Ready na si Ma'am Jana. Si Sir James. Okay. Tatlo ka pa, si Ma'am Mary, si Ma'am Faith. Ready na din. Apat lang kayo, ma'am. Okay. So, sige. Start po tayo. Si Ma'am Jocelyn. Okay. So, ngayon, yung discussion natin ngayon ay naka-focus dun sa request chat ni Ma'am Mary kagabi. So, nag-usap kami sa chat about sa flowchart, then ang main concept lang is kung paano mag-sort ng ascending, tama po ba? Tama po ba? On how to sort ascending? Pwede po kayo mag-type sa live chat natin. Ayan. Tama daw. So, on how to sort ascending. Pero lahat po kayo, meron na rin background kung paano magawa ng flowchart. Marunong na rin magawa ng flowchart lahat. Ayan, ready na si Ma'am Jocelyn. Jocelyn, ma'am, basa dito, Jocelyn. Jesslyn. Ah, wala pang background. Ah, okay, sige. Sige, i-discuss po natin. Para, malinaw kung paano ginagawa yung flow. Ano pong mga course nyo, ma'am? Ah, mukhang related kayo sa programming. Comsci, engineering, IT. Ano pong course ninyo? Ah, Jesslyn. Ah, Jesslyn. Okay, BSME. Ang MBA ay Mechanical Engineering, tama? Hello, Ma'am Ruth. Ayan, okay. So, yan. So, since meron po sa inyong mga wala pa pong background kung ano ba yung
tinatawag na flowcharting, no? Dito sa screen, kung makikita ninyo, meron diyang mga series of symbols akong ginamit. Pero sayang, sana nagsimula ako talaga sa pinaka-start na mga flowcharting. But anyway, sige, pwede ko pa rin namang ma-discuss. But limited nga lang kung anong simbo lang ang meron dito sa ginawa kong flowchart. Ayan. So, mag-raise lang po kayo ng tanong, ma'am, pag meron kayong tanong habang ako ay nag-discuss para ma-address po natin. Ano po? Okay. Nakikita niyo po ba lahat yung ano, yung flowchart dito sa screen? Paki-type yes nga po kung nakikita. Ayun, okay. Nakikita ni Ma'am Jana. Okay, very good. Bilis, very responsive. Ayan. So, simulan po natin. Actually, guys, ang paggagawa ng flowchart ay masasabi natin na iba-iba yung sistema. Wala siyang masasabing isang way, isang standard kung paano gagawin. Posibleng kayong lima na nandyan ay iba-iba yung ginawang flowchart, iba-iba yung pamamaraan ng paggagawa ng flowchart, pero parehas kayong tama. Kasi pagdating natin sa programming, kasi pag sinabi nating logical thinking, way of reasoning, hindi tayo nagkakapare-pareho kung paano natin i-discuss or ipapaliwanag yung isang bagay. Iba-iba yung pagkakaunawa natin. Ang mahalaga ay kung ano yung magiging output. Dapat doon pa magkakaroon ng pagkakapareho. Kung ang hinihingi ay mag-display ng limang apple, dapat madi-display ay limang apple kahit iba-iba yung pamamaraan kung paano ginawa. Kung makikita ninyo dito sa taas, merong nakasulat dyan na start. Okay? Always ang flowchart ay required or recommended merong start symbol sa taas. So yun yung nagsasabi na kung saan sisimula na yung process. At the same time, si start ay merong katapat na end. Nakikita niyo po yung end symbol? Ang tawag po sa kanila ay terminal symbol. Nakikita niyo po yung start at end? Type yes lang po kung nakikita yung start at end. Okay. So, ang tawag po dyan ay terminal symbol. Ngayon, base sa nakikita nyong flowchart, baka kayo magtaka. Kasi siguro kung mababasa nyo sa ibang book, ang flowchart nagsisimula sa start at natatapos sa end. Pero ang nangyari dito sa diagram natin, bakit nasa gitna yung end, wala sa dulo? Now, kung makikita natin, na iba lang yung placement or yung arrangement ng mga symbols, but later kung i-analyze natin, siya yung magiging dulo natin. Okay? So, taas nga po ng kamay yung as in first time pa lang mag-flowchart kasi baka pumalito dito sa ano sa sample ko para makapag-jump muna ako sa mas madaling example. Type nyo dun sa mga first time na nagpo-flowchart ngayon. Ayan, nag-raise na ako si Sir Roger. Type nyo na lang po pagka hindi po ma-click yung emoji. Si Ma'am Ruth Bagutin. Si Ma'am Janet.
kay Jesus. Si Ma'am Abby, ganun din. Okay, sige. Ang gagawin natin, mag-jump muna tayo sa mas mga basic na flowcharting symbol para mas makasunod. Kasi yung nagawa kasing sample para kay Ma'am Mary noon kagabi is medyo ano, medyo complicated na siya. Medyo nakakalito na, wala na siyang isang flow. Kasi dito sa bandang baba, involved na dito yung tinatawag nating looping structure. Tsaka decision making. So, magpapalit tayo ng ibang flowchart na yun ang una nating i-discuss. Okay. So, ayan. Press yes nyo lang, ma'am. Press yes kapag nakikita nyo yung bagong flowchart natin. Kasi yung unang sample natin medyo complicated na pala para sa mga beginner. So, switch tayo dito. Tapos mamaya balikan natin pag medyo nakabisado nyo na to. Okay. Nakikita. Okay. So, move forward tayo. Now, ang problem na given para sa flowchart na to ay to find the sum of 529 and 256. So, yan. Ang ibig sabihin ay paano daw isosolve ng computer. Actually, ito yung first step to create flowchart. So, first step pala, meron tayong tinatawag na algorithm. Flowcharting, then punta tayo ng actual coding. Now, so dito sa flowchart, pinapakita dito yung actual flow. Ano yung gagawin ng system para makuha yung result? Kaya, ayan, meron tayong terminal symbol. Nandyan ang start at saka end. Ayan, dito sa pangalawang sample na to, malinaw, makikita yung start nasa taas, yung end nasa baba. Mas madali siyang intindihin kasi single flow lang siya. Hindi siya complex flow. Then, sunod, sa start, meron tayong read A at read B. Sige nga po, pakitype kung anong symbol ang nakikita nyo para kay read A at read B. Ano pong symbol yan? I-type nyo lang po kung anong symbol yung makikita nyo kay read A at read B. Yung symbol na nakikita nyo po, ayan, yan, yan, may nagsagot na. Ayan, sumagot na si Ma'am Mary. Ayan, si Ma'am Faith. Nakita na niya yung symbol.
sa'yo yung iba. Check natin kung anong sagot ng iba. Check natin, hintayin natin yung sagot ng iba. Kung kanina, yung ating terminal or yung start end kung tawagin, siya ay rene-represent ng oval na symbol. So ito naman, itong pangalawa, ano pong nakikita nyo sa pangalawang yan? Na parang ano lang siya, parang rectangle pero hindi nga lang tapat. Siya po yung tinatawag nating parallel. Tama ba? Parallelogram na kung saan tinatawag siyang input-output. Yan, sinagot na ni Ma'am Grace. Okay. Tinawag siyang IPO or input-output. Ibig sabihin kapag nakakita ka sa flowchart ng ganong symbol, may ang unang papasok sa mindset mo ay, ah, mayroong papasok na data, ay magpiprint to ng data. Dalawa, yung posibleng mangyari. Posibleng mag-accept ng data, posibleng magprint ng data. Now, paano ko ma-identify kung ito ba ay accept or print? Mag-alalaman lang siya kung accept or print sa pamamagitan ng description sa loob ng symbol. Ayan, kagaya nung nakalagay, read A, read B. Ang ibig sabihin nito, mag-a-accept siya ng data. Babasahin daw niya yung ilalagay mong value para kay A. Babasahin daw niya yung ilalagay na value para kay B. Ayan. Okay? Nakakasunod pa po ba lahat? Type yes lang po. Type yes kung nakakasunod pa po lahat. Ayan, okay. Nakakasunod pa si Ma'am Grace. Ayan, si Ma'am Jan. Okay, ayan, yan na. Okay, very good. Next, mag-move naman tayo sa next symbol. Itong rectangle na kulay yellow. So, ang rectangle naman, yan yung tinatawag na process symbol. So, rene-represent siya ng rectangle. Kapag nakita ka ng rectangle sa flowchart, ibig sabihin, meron siyang pinerform na process. Pwede siyang nag-perform ng mathematical operation, pwede siyang nag-perform ng ibang process na related sa programming. Okay? So, kagaya nito, anong ginawa niyang process dito? Kung makikita niyo sa description, ang ginawa niyang process ay to calculate the sum of A and B. E na yung baka may magtatanong kung ano ba yung A and B. Yung A at B, sila ay tinatawag nating storage or variables. Na kung saan, para itong ano, saan ba natin ito maihilin tulad? Parang algebra. Meron tayong doon, meron tayong X and Y. So dito, meron tayong A and B. Storage. Kagaya ng read A, ang linagay ko kay A is 529. Ang linagay ko naman kay B ay 256. So meaning, pagdating dito sa process natin,
sum, ang ginawa niyang formula is sum is equal to 529 plus 256. Yun yung ibig sabihin. Pero pagdating ng programming, ang dapat nakalagay na formula is sum is equal to A plus B. Ayun yung pinagkaiba niya sa math. Baliktad tayo dito. Kung sa math, A plus B equals sum. Pagdating naman dito sa programming, baliktad. Sum is equal to A plus B. Okay? Type yes po kung nakuha. Kung walang tanong, type yes. Ayan. Very good. Okay. Tatlo na ang nag-yes. Apat, lima. Okay. Next. Ayun, okay. Naka-yes na lahat. Sunod na symbol. Meron akong itatanong dito sa sunod na symbol. Ang nakalagay is print sum. After na ma-print yung sum, nag-end na, tapos na. Ngayon, ang tanong ko is, wala bang mali doon sa sistema ng flowchart? Pwede nyo pong i-type any comment na nakikita nyo or napapansin nyo sa flowchart. Wala bang problema yung flowchart natin? Wala kayong napapansin? Bakit po di parallelogram yung output na print sound? Ayan. So, magandang tanong. Okay? Tama. So, ngayon, pag sinabi kasing print, kinukonsider siya as output. Print, palabas yung data. So, ibig sabihin, kung napansin nyo tong error na to, naiintindihan nyo na yung basic flowcharting flow natin. Okay? Very good. So, pero sa ibang instances kasi, merong ibang cases kasi kung bakit ginagawa nilang process yung print sum ay merong involved na print process. No. Pero sa atin, as a basic discussion, dapat ang ginawa sa kanya ay input symbol siya. Input-output symbol dapat siya. Yes, very good. So, sino sa nakapansin, parang gusto ko tuloy magbigay ng ano ng premyo doon sa ano nakasagot. Then after na ma-print yung sum, balik tayo doon sa problem. Yung find the sum of 529 and 256 ba ay nabigyan natin ng solution? Type yes lang po. Kung nabigyan natin ng solution. Nasolusyonan po ba natin yung problem? Yes. Nasolusyonan natin step by step. So, nag-start tayo sa start terminal symbol, then nag-end tayo sa end symbol, terminal symbol. Ayan. Very good. Okay. Now, mag-jump na po tayo dun sa next problem natin. Okay, very good. Nag-response na sila. Ang next problem natin, ayan, ibalik natin to.
Okay. So dito pa, kung mapapansin nako, biglang dumami yung symbol ah. Parang nakakahilo na. Ang gagawin nyo lang, i-analyze nyo lang to one by one. So, kasi sa unang tingin talaga nakakalito actually. Pero kung ma-analyze nyo siya, then unawain nyo lang mabuti kung ano yung direction ng flow para masundan siya. Okay. So, itong flowchart na to ay intended naman siya for ascending order. Okay? So, i-discuss natin na start, siyempre, nagsimula tayo sa terminal. Then, merong isang symbol na nadagdag naman. Panibagong symbol naman. Ang purpose naman ng symbol na to ay para i-prepare lahat ng variable na gagamitin. Doon sa unang example natin kanina, meron tayong A and B variables, di ba? So dito naman, meron tayong mga variable na ginamit kagaya ni temp for temporary, num for numbers, CTR1 for counter 1, CTR2 for counter 2. Ayan. So, medyo siguro nakakalito to sa at first, no? Pero sundan nyo lang ako. Pag pinaulit-ulit nyo to, maano rin to, makukuha nyo rin. So, malapit na tayo dun sa kumbaga actual programming kapag ka ganitong flowchart na yung nakikita natin. Type good kung nakakasunod pa. Type nyo lang po yung good kapag nakakasunod pa. Pwede pong mag-raise ng tanong. Ang tawag po sa mga variables na yan, tinatawag natin siya as initializers. Kasi nakasit po siya sa initialization symbol natin. So, kumbaga, ang main purpose niya is para mag-i-ready yung mga variable na gagamitin. I-ready in terms of pwedeng mag-assign sa kanya ng initial value. Kagaya ni counter 1, ang initial value daw niya ay 4. Si counter 2 naman, ang initial value ay 0. Yan. Type good po kung nakakasunod pa. Wala, hindi na sila nag-good. Nag-good, wala nang nag-good. Ayan naman, may napadalaw. Mega love shout out para kay Master the Goals. Master the Goals, thank you sa pagdalaw. Sa mga participants po, type good. Ayan yan, mayroon tanong si Ma'am Grace. Bakit po
for initial value ng counter 1. So mamaya po makikita natin kung bakit siya ginawang 4 tapos yung counter 2 ay 0. Ang purpose po niyan mamaya para mabilang niya yung ating mga numbers ascending. Yung counter 1 ay 4, magbibilang sa baba up to 0, while yung counter 2 naman natin magbibilang pataas. So, titingnan natin mamaya kung paano siya magsusort. Ayan, salamat po Master Dagols. Talagang very supportive na master. Type code lang po dun sa mga participants natin para dumiretso tayo sa discussion. Wala. Hindi na nag-good yung mga participants natin. Bigla silang nagugulat dun sa example number 2. Type good lang po para sa mga participants natin. Para mag-continue po tayo. Ayan, meron pong kasunod. Yes po, pwede po kahit anong number ang gamitin for counter 1. Yun pong nakalagay na number na 4 ay intended lang for specific example. Pero, pwede pong maglagay ng kahit anong number. 5, 4, 3, 100, 1,500, ganun. Pwede maglagay, depende dun sa isosolve na problem. Pero sa case natin, 4 lang yung ginamit na maximum number para yung testing mamaya ay medyo hindi ganun kahaba. Kasi kung let's say sabihin natin na 100, ang daming loop na gagawin natin paulit-ulit para mabasa natin yung 100 numbers. Kaya ginamit lang natin so far is 4. Pero pwede yung palitan anytime. Ayan. Good question po para kay Ma'am Grace. Pwede pong magtanong yung iba, huwag pong mahihiyang magtanong. Any questions naman po ay welcome, sasagutin po natin. So ito, kung ano yung mga nakikita nyong description at symbols, ay yan ay intended lang for a specific problem na re-request ni Ma'am Marinol. Actually, medyo masyado nang advance itong isang example na to, kaya medyo nakakahilo na din. But anyway, maano naman. Basta i-discuss lang natin. Then, if you want po, gusto nyo po ulit mag-request ng another discussion, gagawa tayo ng actual program, actual simulation naman, para makita natin, ma-prove natin na
Ganon pala yung proseso. Pwede po kayong mag-set kayo ng another sket po natin for the programming side naman, katumbas nitong flowchart na ito. Si Ma'am Ruth po, mayroon po kayong tanong, ma'am? Si Ma'am Jana. Ayun. Salamat naman po sa patamsak. Si Boss Jeff Chuk Chuk. May ganang shoutout sa iyo, Boss Jeff Chuk Chuk. Okay. Type good po ulit para sa mga participant, para makapag-continue tayo. Ayan. Okay. Good daw, sabi ni Ma'am Grace. Yung ito po, yung iba po. Ayan, si Ma'am Abby, good na. Okay, good. So, intayin po natin yung response ng iba. Okay. Good na rin si Ma'am Ruth. Huwag niyo po munang masyadong dibdibin. Talagang sa una, sadyang masakit sa ulo yan. Pero in the long run, may enjoy niyo yan. May enjoy niyo yan. Welcome sa engineering world. Ayan, okay na rin. Good na rin si Ma'am Mary. Huwag kayong mag-alala after 5 years. Engineer na rin kayo. Yung 5 years na rin ba? 5 years, ma'am? 5 years yung ano, curriculum ng engineering, no? Tama ba? Idol Jeff Chup Chup, meron kami ngayong ano, may discussion kami ngayon about flowcharting symbol. Ano siya? Discussion siya sa ano na sa ano sa school. Kung paano ina-analyze yung flowchart kapag gagawa ng program. Okay, so nag-good na sila. Okay. Next, na symbol, ayan, familiar na tayo dyan. Meron po tayong nakalagay dyan sa description ng input process natin. Insert 5 numbers. Then, may description lang na stored to num variable. Ngayon, bigla tayong nagulat. Kasi kanina, doon sa example A or example number 1, enter or read A, read B. Bumasa siya ng dalawang value pero gumamit ng dalawang symbol. Dito naman, shortcut natin. Instead na mag-drawing ka ng 5 input symbols, pwede mong sabihin na insert 5 numbers as long as hindi required sa problem. Okay po? Pero kung required sa problem, mag-drawing ka ng 5 input symbol, gagawin mo siya. So, ganun po yung konsepto. Yan po. Then, sunod, type yes nga po ulit kung walang tanong doon sa input symbol natin. Salamat po at Jeff Chup Chup. Tuwang-tuwa sa iyo yung anak ko kagabi sa live stream mo. Nandiyan pa at Jeff Chup Chup. Nandiyan ka pa ba? Ayan.
Tawang-tawa nga yung anak ko sa live stream mo kagabi. Ayan, okay. Nag-yes na sila. Si Ma'am Grace, si Ma'am Abby. Yung ibang participants po natin, nandyan pa po ba? Type yes nga po kung nandyan pa. Ang nag-yes pa lang si Ma'am Grace, si Ma'am Abby. Si Ma'am Ruth po, si Ma'am Jano. Ayun, si Ma'am Ruth, nandyan na. Sino pa nga iba nating participants? Si Ma'am Arlene. Nandyan po ba si Ma'am Arlene? Si Sir James. Nandyan pa ba? Sino pa ba? Sino pa bang kasama man ni Ma'am Marinold? Si Ma'am Jesslyn, nandyan pa ba? Ayan, ayan, nandyan pa sila. Okay, move tayo. Wala pa kayong tanong dun sa input symbol natin, no? So, move tayo dito sa sumunod na symbol. Pakitype nga po kung anong symbol yan makikita nyo. Pakitype nga po kung anong symbol. Ano po nakikita niyong symbol? Kasunod ng input process, input output process na input output symbol natin. Yan. Okay. Tama po, Ma'am Grace. So, siya ay diamond symbol na nagre-represent naman ng decision making. Yung program natin, marunong rin siya, no? Meron siyang capability mag-decide kung ano ba to, passed or failed. So, ganun yung pinaka-konsepto. Pero, tayo yung gagawa ng condition para sa kanya. Tayo yung mag-a-assign. Okay? Kung makikita natin yung unang decision symbol natin, meron, always pag decision symbol, merong tanong sa loob. Ang tanong niya dito is counter 1 is greater than negative 1? At siyempre, pag nagtanong, merong dalawang sagot. It's either yes or no. Ayan. Always. Meron siyang dalawang sagot pagdating ng decision. Kung mag-yes ba siya or pag-no. Parang ganito. Sa actual scenario, papasok ba ako? Yung scenario natin is maulan. Ang decision is papasok ba ako? Yes or no? Laging ganon. Okay. So ngayon kung makikita natin, marami yung magkakasunod na decision symbol. So sa ibang term, tinatawag siyang compound decision. Sa iba naman, tinatawag siya as nested decision. Na kung saan, kapag nakapag-decide ka na sa unang tanong, merong kasunod ulit na tanong. Magde-decide ka ulit ng yes or no. At kapag nakapag-decide ka na kung yes or no, merong ulit isa pang tanong kung mag-yes or no ka ulit. Okay? So, sa example natin ngayon, unang tanong natin or unang decision natin, counter 1 is greater than negative 1. Ayan. Ang tanong ko ngayon, ano ang initial value ng counter 1? Sige nga. I-type niyo po yung sagot ninyo. Any sagot po, welcome.
Ano ang initial value ng ating counter 1? Tingnan natin. Hintayin natin kung anong sagot nila. Kasi nagtanong tayo, yung counter 1 ba daw ay malaki sa negative 1? Ngayon, ang tanong, ano ba yung value ng counter 1? Yes, very good. Yung counter 1 daw ay 4. Ayan, very good po, tama. 4 yung counter 1 kasi yun yung linagay natin sa taas. Yun yung purpose ng initializer. Initialize. Kaya, kung ang tanong is ano yung value ng counter 1, 4 po siya kasi yun yung sinabi natin sa taas. Counter 1 is equal to 4. Okay? Time, good po pagka nuggets ng lahat. Ayan, very good. Yes. Bilis nila mag-response. Okay. So, ang initializer natin ngayon is counter 1 is equal to 4. Ayan, tatlo na ang nagood. Ngayon, ang next na tanong, bakit kinumpir siya sa negative 1? Any idea, pwede niyong i-comment para makita ko lang po na ano, nagre-response kayo. Ang next tanong po natin, bakit kaya negative 1 yung kinumpir kay counter 1? Pwede bang 0? Pwede bang 3? Pwede bang 5? Okay, sige. Sagutin na natin. Anyway, nag-good naman sila. Kung makikita naman natin dito kung bakit negative 1, ang sabi dito, counter 1 is greater than negative 1 para pwede siyang mag-loop hanggang 0. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng value kay counter 1. Counter 1 equals, pwede siyang, ang pinunang number niya na magiging value is 4. Yun yung initial. Then, sumunod, pwede siyang maging 3. Tama? Pwede siyang maging 2. Pwedeng maging 1. Pwedeng maging 0. Pwede ba siyang maging 0? Sa tingin nyo, pagka ba nag-0 yung counter 1 natin, yes pa rin ba ang sagot niya? Yes, okay, sumagot si Ma'am Grace. Pwede pa rin or yes pa rin ang sagot niya kasi 0 is greater than negative 1. Okay, very good. Ayan si Ma'am Abby. Nag-guess na din. Okay. So ngayon, subukan natin. Subukan natin i-simulate ang ating unang decision symbol. Ang initial value niya ay 4. Tapos,
Kung makikita nyo dito sa baba, meron ditong process sa baba. Nakalagay sa baba, counter 1, counter 1, minus equals 1. Type good po kung nakikita yung process na counter 1 minus equals 1. Type doon po kung nakita na yung counter 1 minus equals 1. Ah, medyo malabo. Mamaagi yan po yung ano, yung symbol nandito sa pinakababa, yung rectangle sa lower, lower left side. Yan po ay CTR1 minus equals 1. Mamaya ipapaliwanag ko rin po ang ibig sabihin yan. Okay. CTR1, ayan, mega love shout out naman po dyan, Boss Belmason, ayan. So sa lahat ng active participants, nandito na po yung mamimigay ng premyo, fresh na fresh galing BDO. Boss Belmason, baka naman may pakain ka dyan. Ayan, type good lang po. Type good sa lahat ng participants kung nakita nyo na yung CTR1 minus equals 1 para i-discuss natin. Ayan, ayan. Good. Nag-good na si Ma'am Abby. Ayan, ayan. Nag-PM na sa akin si Boss Belmason. Kung totoo ba daw na may premyo, mukhang seryoso siyang mamimigay ng premyo sa atin. Okay, dalawa na po yung nag-good. Dalawa na yung nag-good. Ang tanong naman natin ngayon, mukhang malabo din to. CTR1 minus equals 1. Ano naman to? Ba't ganyan? CTR1 minus equals 1. Ang CTR1 minus equals 1 ay walang pinagkaiba sa CTR1 equals CTR1 minus 1. Yan. Pinaiksi lang yung kanyang ano, yung pagkakasulat kung tawagin yung notation na tinatawag. Oh. Kumbaga shortcut siya. So may encounter nyo yan sa programming. So, sa mga first lesson sa programming na didiscuss din yan. Pinaiksi lang siya. Ibig sabihin, kung counter natin ay 4, is equal to 4 minus 1. Therefore, ano nang magiging counter natin ngayon? Para hindi masyado nakakalito,
CTR1 equals yung present value ng counter natin is 4 minus 1. Therefore, ano nung next value ng counter natin? Yes, very good naman si Ma'am Grace. Very good. Ang next counter natin ay equals 3. Ayan. Tapos, aakyat na tayo sa decision symbol. Ang tanong, is 3 is greater than or less than 1? Siyempre, yes pa rin yung sagot. Kaya, ang mangyayari, mauulit lang yung decision natin. Mauulit yung loop. As long as hindi siya nagnuno doon sa decision natin. Ang next process, CTR1 is equal to 3 minus 1. Ano pong sagot para dyan? CTR1 is equal to 3 minus 1. Type nyo lang po kung ano magiging value ng counter natin. Ano pong magiging next value ng counter natin? Very good naman. Meron na. Meron ng tumama si Ma'am Abby. Okay. Ang magiging value ulit ng counter natin ngayon is 2. Kaya, babalik ulit siya sa unang decision natin. Nakita nyo yung arrow? Arrow pataas? Tinatawag siyang arrow direction or flow lines, flow direction. Babalik ulit siya doon kapag nakapag-perform na ng subtraction. Tapos ang tanong ulit is counter 1 is less than or equal to or is counter 1 is greater than negative 1. Ang sagot ay yes. Kaya kung yes yan, magpe-perform. By the way, wag niyo munang problemahin yung kasunod na decision, ha. Ang sinasimulate lang natin ngayon yung ating outer decision symbol. Mamaya natin i-discuss yung kasunod. Okay? If yes, ipe-perform niya ulit yung CTR1 is equal to ang present symbol na value na niya ngayon is 2 minus 1. Pakitype po yung magiging sagot para sa kanya. Ano magiging value na ng counter natin ngayon after ng loop na yan? Ayan, check natin. Ayun, very good. So, ibig sabihin, nakukuha nila yung logic. Ang next value ng counter 1 natin is equal to 1. Then, balik ulit tayo sa taas. Next loop natin is counter 1 is greater than negative 1. Ang sagot ay yes pa rin. 1 is greater than negative 1. Kaya, ipe-perform ulit natin yung counter 1 is equal to 1 minus 1. At ang sagot ay, siyempre, 0. Now, ang tanong,
is counter 1 is greater than negative 1? Ano pong sagot? Yes or no? Ano pong sagot ngayon? Is counter 1 is greater than negative 1? Ang next tanong po natin is counter 1 or 0 is greater than negative 1? Ang sagot ay yes. Kaya, kung yes yan, yes, okay. Sumunod is counter 1 equals 0 minus negative 1. Anong sagot? 0 minus negative 1, anong magiging sagot? Ayan, mukhang nabigla na silang nalito. Kung ngayon, kung 0 minus negative 1, siyempre malamang sa malamang ang magiging sagot na natin is negative na, tama? Hintayin nga natin yung sagot. Hintayin natin yung sagot ng iba para makita natin kung mayroon silang response. Yan, meron ng, ayan na, sinagot na nila, negative 1. Ngayon, after na ma-perform yung process na negative 1, balik tayo sa taas. Ang tanong, is negative 1 is greater than negative 1? Is negative 1 greater than negative 1? Ayan. Ano pong sagot? Yes or no? Hintayin po natin sagot nila, ha?
Ayan na. Sinagot na ni Ma'am Grace. Is negative 1 is greater than negative 1? Siyempre, no. Kasi, negative 1 is equal to negative 1. Ayan, sumagot na si Ma'am Jocelyn. Very good, no. Kaya, eto na. Tapos yung execution ng problem natin. Kapag nagsagot ng no, saan siya pupunta? Ayan. Saan pupunta yung flow kapag nagsagot ng no? If the answer is no, saan pupunta yung flow? Sige nga po. Sagutin nyo, Ma'am Answer, kung ano yung next na pupuntahan niya kapag no. Yes, very good naman. Ang bilis sumagot ni Ma'am Grace. Kapag nag-no siya, tapos na yung program. Okay. Nag-gets po ba lahat? Kapag nag-gets po, type nyo lang gets. Type mo lang po, gets. Ayun, very good naman. Salamat po. Okay, very good. Nandiyan na si Ma'am Abby, si Ma'am Grace. Ayan, si Ma'am Marinol. Nandiyan na rin. Hintayin po natin yung ibang participants kung gets po lahat para makapag-move tayo. Medyo mahaba-haba din po pala ito. Tatlo na lang yung nag-gets. Nasaan na kaya yung iba? Hintayin natin yung gets ng iba para makapag-next tayo. Nandyan pa po ba yung iba? Si Ma'am Abby, Ma'am Grace, meron yung tatlo pa lang. Si Ma'am Jana, nandyan pa ba? Okay, sige. Ayun, very good. Nandiyan na si Ma'am Jocelyn. Continue tayo. So ngayon kung napansin nyo, nagpaikot-ikot siya muna, di ba? Bago nag-end. Yun yung purpose ng decision symbol. Yung counter 1 natin, nagkaroon siya ng ilang value ang meron. Nagkaroon ng 4, 3, 2, 1, 0. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nagkaroon siya ng limang value. Okay? Saka lang nag-end yung program nung ang naging value niya ay hindi na yes dun sa magiging decision. Kaya siya nag-end. Kung naririnig nyo, siguro familiar kayo dun sa bug na tinatawag, bug, virus, or programming bug, programming error.
Yang isa ang decision symbol na yan ang posibleng makapaggawa ng tinatawag na bago. Kung gagawin mo siya as mas sophisticated or mas complex, pwede siyang matawag as virus. Sa papanong paraan, siya naging virus or naging bug? Kapag hindi na-consider yung condition na one, counter 1 is greater than negative 1, kapag hindi siya nag-end, paulit-ulit lang siyang iikot. Wala siyang end. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, sunod-sunod, dire-diretso. Ang mangyayari sa system or sa computer mo, kapag patuloy lang siyang umaandar doon, posible siyang maghang. Posibleng bumagal yung computer mo. Posibleng mag-error yung computer mo. Ayan. So, actually, meron yung dalawang ano eh. Dalawang tawag dito, purpose. Yung iba, talagang accidentally lang nagkaroon ng error sa program na tawag na bug. Yung iba naman, intentional talaga para masira yung system mo, maghang yung computer mo. So yan yun yung isang ano, isang basic application na maisishare ko pagdating sa decision making. Type gets nga po ulit. Type gets kung naintindihan. Tingnan po natin kung nandyan pa yung participants natin. Ayan. Nandyan pa si Ma'am Abby. Salamat, Ma'am Abby. Talagang very responsive ka. Ayan, si Ma'am Erinol. I-type nyo lang po yung tanong nyo pagka meron kayong gustong itanong. At sasagutin natin sa abot ng aking makakaya. Ayan sa mga Grace. Okay. So next na po tayo. Mag-next tayo. Ang next naman natin ay yung pangalawang decision symbol. Ang pangalawang decision symbol natin, medyo ano na to, medyo palito ng palito na, no? Pero kaya yan, kaya yan. Kapit lang. Sa una lang yan mahirap. Is counter 2 is less than counter 1. Ayan. Yun yung pangalawang decision natin. Kanina kasi, yung unang loop natin, nagno-no lang tayo. Kino-consider natin as yes, no, yes, no, yes, no. Ngayon naman, i-consider natin yung pangalawang decision symbol. Ano naman ang ibig sabihin nito? O sige nga. Ang tanong ko sa inyo, ano ang value ngayon? Simula tayo sa umpisa ha. I-assume natin as magsisimula ulit tayo sa umpisa. Ano ang value ng counter 1? At ano ang value ng counter 2? Sige nga. Pasagot po.
ano ang value ng counter 1 at ano ang value ng avant. Very good naman. 4 at 0. Kasi yun yung naka-assign sa initializer. Ayan. Okay, very good, Ma'am Ruth. Ayan. 4 at 0. Kasi yun yung naka-assign sa initializer. Ngayon, ito ang gawin natin. Ang unang decision is 4 is greater than 4 tayo ha, is 4 is greater than negative 1. Ang sagot ay is 4 is greater than negative 1. Ang sagot ay yes. Tapos is 0. Ang counter to natin is 0. Is 0 is less than 4. Ayan. Anong sunod? Is 0 is less than 4? Ang sagot ay yes. Ang sagot ay yes. Kaya, pupunta naman tayo sa next decision making natin. Ito na naman ito. Mukhang kakaiba na naman ito. Ang sunod na tanong is num counter 1 is greater than num counter 2. Num counter 2. May typo error. Ayan yung symbol. Mukhang naguluhan ako dito. Pero kapit lang, kaya yan. Pwede pong mag-raise ng tanong kung anong ibig sabihin ng num counter 1 greater than num counter 2. Wala pong tanong? Kung walang tanong, type nyo lang po go para next ano tayo. Diretso tayo. Kasi kailangan medyo malinaw po yan para hindi kayo malilito dun sa sunod na gagawin natin. Type go lang para mag-next tayo. Mukhang nagutom na yung iba. Anyway, wag nyo i-take sa as. Sobrang hirap naman yan. I-enjoy nyo lang. Yan yung isang sikreto pagdating sa programming. Usually pagdating sa school. Enjoy lang. Sadyang mahirap. Pero ang isang technique kung paano gagaling ka dyan, paano makakabisado, paulit-ulit mo lang siyang gawin. Paulit-ulit mong i-practice. Kasi kung hindi mo siya mapapractice talaga, hindi mo siya makakuha ng isang bagsakan lang. Ganun lang. I-appreciate nyo lang kung ano yung tawag dito. I-appreciate nyo kung ano yung scenario meron pagdating sa programming. Kasi as long as na-appreciate nyo siya, may embrace nyo yung practice. May embrace nyo yung discipline ng engineering, ng programming. Pero kung aayawan nyo kasi, pag sasabihin nyo, ay mahirap, sobrang hirap, ayoko na yan. Sayang, kasi hindi kayo mag-grow. Ganun lang, positive lang, positive. Yan yung kalimitang ina-advise ko sa mga nagpo-programming, nag-uumpisa pa lang. Walang, sadyang mahirap, pero huwag kayong matatakot. Kasi lahat naman dyan nag-uumpisa. So yan, meron ng dalawang nag-go. Intayin nga natin yung iba kung mag-go pa sila. Naku, mukhang dalawa na lang kayo, ma'am. Mukhang kumain na sila. Nagutom na.
I-continue pa po ba natin or mag-isa tayo ng another sked? Si Ma'am Abby, Ma'am Marinold, diretso pa po ba natin or pwede tayong mag-set ulit ng another sked para hindi masyadong bombarded naman? Kasi ano sa una, medyo masakit din kasi sa ulo pagka ano, masyadong mahaba yung discussion. Check natin. Hintayin natin yung response ng dalawa. Si Ma'am Grace, si Ma'am Abby, tatlo na lang pala kayo, ma'am. I-continue na po ba natin or mag-isa tayo ng other scan? Sa next na lang daw po. Ayan, 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 sige. Sige, sige po. Ah, sige. Ma'am, pa-subscribe na lang po. Pa-subscribe. Then, like na lang po nung channel natin para next time ma-notify po kayo agad pagka nag-ano po tayo, magkaroon ulit tayo ng discussion. Anytime po, si Ma'am, ano, Ma'am Marinold, i-PM mo na lang ako. PM mo na lang ako kung kailan yung next na skid nyo na gusto nyo para ano, maset natin. Okay. Okay, Ma'am Abby, salamat po. Salamat sa participation. No problem po. Ako po ay isang computer engineer din. Nagturo ako before sa STI Fairview. Hobby ko itong ganitong mga tutorials. Kaya ako ay nag-o-offer ng mga free tutorials sa mga talagang willing matuto. Kaya welcome po kayong lahat. Flowcharting, ano pa ba? Programming, animation, ganon. Web development, mobile app, microcontroller, any topics, pwede po kayong mag-request para maset po natin ng schedule. Okay? So, kung okay na po tayo, i-end na po natin yung discussion. Maraming salamat po sa participation sa lahat ng naiwan. Ayan. Ayan, nandito pa si Ma'am Abby at saka si Ma'am Marinold. Maraming salamat po sa pag-participate. Okay. So, God bless po sa lahat. Sige po, pwede na po kayo ano, kumain.